Nagbukas na uli ang ilang dental clinics sa bayan ng Santa Rosa at patuloy ang pagtanggap ng mga pasyente sa limitadong kapasidad dahil pa rin sa pag-iingat sa banta ng COVID-19. Pagbubunot pa lamang ng ngipin ang serbisyo na maaari nang makuha sa mga dental clinics sa Santa Rosa. Dahil ang coronavirus ay maaaring maipasa sa pamamagitan ng droplets o aerosol, lubhang naapektuhan ng dental services na maaaring ibigay ng mga dentista at prayoridad ang pagbunot sa sirang ipin. Sa panayam kay Doc Rona del Rosario Gabriel, kinailangan umano muna nilang antayin ang health standards na ilalabas ng Philippine Dental Association hinggil sa COVID-19 bago lubusang magbukas ang mga klinika at magbigay ng kumpletong serbisyo. Ayon naman kay Doc Christian Hernal, malaking paghahanda at preparasyon ang kanilang ginawa upang matiyak na ang bawat klinika ay nakahanda kontra pagkalat ng coronavirus. Sa panayam naman kay Doc Michael Alan Sebastian, asahan na rin ng mga pasyente ang pagtaas ng 50% sa dental services fee dahil sa mga equipments na kanilang idinagdag sa kanilang mga klinik bilang pagsunod sa health protocol na inilatag ng pamahalaan. By appointment na din ang pagpunta sa mga dentista at hindi na maaari ang mga walk-in dahil sa limitadong pasyente na lamang ang maaari nilang tanggapin. Kailangan umanong maglaan ng isang oras kada pasyente para makapag-disinfect ng klinik para sa susunod na pasyente. Ilan sa mga safety standards na ipinatutupad sa mga dental clinic sa Santa Rosa para sa mga pasyente ay ang paghuhugas ng kamay, pagtuntong sa foot bath, pagtingin ng body temperature, pagtingin sa oxygen sa katawan sa pamamagitan ng oximeter, pag-fill out ng COVID form at pagsusuot ng PPE. Kailangan ito bago simulan ang anumang dental procedure. Para sa Balitang Nueva Ecija, Gian Hernal nagulat para sa DWN Teleradyo, ang inyong kakampi.